Magandang magandang araw ng Martes, mga ginigiliw kong kapatid kay Kristo. Dakilain ang Diyos nating mahabagin na hindi nagsasawang mag-anyaya sa ating sumunod sa Kanya sa kabila ng ating pagkukulang, kahinaan at kasalanan. Ginugunita natin si San Francisco de Sales. Maging aral nawa sa atin ang winika niyang maging mapagpasensya sa bawat pagkakataon, lalo na sa sarili. Ito po ang inyong lingkod, Sister Amilin Paglinawan ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang mabuting balita ngayon. Dumating ang ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Nakatayo sila sa labas at ipinatawag siya. Nakaupo si Jesus at napapaligiran ng mga tao nang may magsabi sa kanya, "Nasa labas ang iyong ina at mga kapatid, hinahanap ka nila." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" "Narito ang aking ina at mga kapatid, kapatid kong lalaki at kapatid na babae, at ina rin ang sumusunod sa kalooban ng Diyos." Mula sa panulat ni Father Francis Fornal ang ating pagninilay ngayon. Malimit kapag tayo ay umuwi at nagkakatipon-tipon para sa reunion, mababanggit natin ang katagang, "There is no place like home." Kakaiba kasi ang saya kapag kasama mo ang mahal sa buhay, lalo na ang buong pamilya. Sa ating ebanghelyo ngayon, nabanggit ni Jesus ang tungkol sa pamilya nang sabihin niyang, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" At idinugtong pa niya, "Ang sino mang tumupad sa kalooban ng Diyos, ang siyang aking mga kapatid at ina." Dalawang bagay ang nais ko munang linawin sa tagpong ito. Una, ang salitang kapatid. Sa wikang Hebreo at Aramaic ay walang tiyak na salita para sa salitang cousins. Kaya nga, sa Aramaic, ang salitang brothers ay nangangahulugan ring relatives. Sa salitang Griego, ito ay nangangahulugang brothers. Pangalawa, ang sinabi ni Jesus na ang sino mang tumutupad ng kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Hindi po itinatakwil ni Jesus ang kanyang pamilya o binabaliwala ang kanyang ina at mga kamag-anak. Hindi nililimitahan ni Jesus ang kanyang pamilya sa blood relationship lamang o sa mga kadugo. Bagkos nais niyang maging malawak pa upang tayo rin ay maging kapamilya niya. Paano? Sinabi na niya, kapag tinupad natin ang kalooban ng Diyos, tayo ay maituturing na kapamilya niya sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Dagdag pa ni Father Francis na siya mismo lumawak ang kanyang pamilya, ang simbahan. Napakasaya na mapasama sa malaking pamilya. Ang pagiging kapatid ni Jesus ay hindi lang pribilehiyo, bagkos isang responsibilidad na isabuhay ang salita ng Diyos. Maging tunay na kapatid din sa iba. Maging asal Jesus din sa kapwa. We belong to the family of God if we hear His words and act on it. Wika nga, hindi lang sa nangawa bagkos ipakita sa mabuting gawa. There is no place like home. Masaya kapag kasama ang pamilya. Masaya ang maging kapamilya ng Diyos. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like and follow us on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Lagi nating alalahanin, salita ng Diyos ay tinapay ng buhay. Gabay ito sa Kristiyanong pamumuhay. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesus, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.